Muli ay magandang gabi po muli sa ating lahat, sa ating pong mga sumusubaybay dito po sa series ng ating pinag-aaralan na kung saan ay layunin natin na ito pong ransom o sagip the ancient herb na ating pong tinutukoy ay maipaliwanag natin ng malinaw at sa mga nagsumusubaybay dito sa lesson na ito ay bandang huli ay inyong mauunawaan kung ano po yung sikreto na nakapaloob po dito sa ransom o dito sa sagip the ancient herb na ito. So muli ay babalikan po natin yung ating mga pinag-usapan. So, una po, yung pong binabanggit sa aklat ng Job, chapter 33, verse 23 to 26. Na ang sabi po doon, if there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to show unto man his uprightness, then his gracious unto him, and said, deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. His flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. So, napaliwanag po natin na itong ransom na ito ay meron pong substance na binanggit mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At malimit kong binabanggit na ang nag-prescribe ng sagip, the ancient herb na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ mismo. At kung si Jesus Christ ang nag-prescribe, aba ay lalabas, wala nang huhusay pa po sa sagip, the ancient herb na yan. Kasi Diyos na mismo ang nag-prescribe. Kasi lalabas, kung meron pang mas mahusay dyan, ay lalabas na meron pang mas magaling sa ating Panginoong Hesus. Pero sa katotohanan po, wala na pong masuhusay pa sa kanya. Now, ang sabi ay, if there be a messenger with him, an interpreter. So, yung sinasabi nating scripture, interpret scripture, para natin maliwanagan kung ano itong ransom na tinutukoy, ay kailangan ng isang passage pa sa Biblia para pababawin o ilitaw kung ano itong ransom na ito na tinutukoy. At ganyan nga ay pinag-usapan pa na po natin yung Proverbs chapter 5 na kung saan ito po ay tumutukoy kagaya ng Book of Hope chapter 33, ang tinutukoy ay isang taong may sakit, malapit nang mamatay, malapit na sa hukay, ngunit merong ransom na tinutukoy na lunas sa lahat ng karamdaman na pag ito ay na-take, ang sabi, his flesh shall be fresher than a child, he shall return to the days of his youth. Ang ibig kong sabihin nito ay total healing. So, gayon din po dito po sa Proverbs chapter 5, the whole chapter, ay ito po ay tumutukoy din sa isang young man na may asawa na siya po ay binigyan ng reminder ng kanyang mga tagapagturo, subalit sa halip na sumunod siya ay nagrebelde at dahil sa kanyang rebellion siya ay nagkaroon ng reproach, siya po ay nagkasakit, nagbutot balat at siya po ay nagsisi, pinatawad ng Panginoon at binigyan po ng remedy. Ano po yung remedy? Ang sabi doon, drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad and rivers of waters in the streets. Let them be only thine own and not strangers with thee. Now dito po sa Book of Proverbs, ay meron pong binabanggit na drink waters. Ano ho? At meron ding binabanggit na fountains, plural. At binabanggit din yung rivers of waters. So, waters po, ano ang binabanggit?
na para po mas bumabaw ang at maunawaan kung ano po itong tinutukoy na waters na ito, ay mismong si Jesus Christ mismo ang ating titutunghayan, yung kanyang mismong sinalita o sinabi. So ngayon, sa oras nito ay pag-aaralan natin yung John chapter 4, verse 5 to 14. Okay? Ito po yung tinatawag na living water. So doon sa Proverbs chapter 5, may tinukoy na drink waters or rivers of waters. Dito naman po, merong tinatawag na living water. No? Now, ito po yung sinasabi sa John chapter 4, verse 5 to 14. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of land that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well. Now take note po yung salitang well, ano po, yung obalon. Sabi po sa Proverbs chapter 5, verse 15, ang sabi ron, drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. Dito po may tunutukoy, nakaumupo siya sa well, sa balon. And it was about the sixth hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Verse 9, then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that say to thee, give me to drink, thou wouldest have asked him, and he would have given thee living water. Ano? Now dito po sa passage na ito ay ang magkausap dito po yung Samaritan woman at ating Panginoong Hesukristo. Ano? At siya ay nagsabi na bigyan mo ako ng inumin, ng maiinom. Ano? Kasi yung kanyang mga disciples ay pumunta nga doon sa city para bumili ng pagkain. Ngayon, nagtaka itong Samaritan woman, kaya sabi niya, how is it that thou being a Jew, asketh drink of me? Ikaw mihigay ng tubig sa akin, which am a woman of Samaria. For the Jews have no dealings with the Samaritans. Now, sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, no? Kung alam mo lang ang regalo ng Diyos, if thou knowest the gift of God. So merong tinutukoy ang Panginoon na gift of God. Regalo ng Diyos. Now ito po yung regalo ng Diyos sa atin na lunas sa lahat ng karamdaman. Ano po? And who it is that say to thee, give me to drink. Kung kilala mo lang ito nagsasabi sa iyo na bigyan mo ako ng inumin, ay baka ikaw ay magsasabi sa akin at ikaw ay bibigyan ng living water. Okay? So yung pong gift of God na tinutukoy ni Jesus Christ, ito po yung living water na tinutukoy niya. Sa Tagalog, buhay na tubig. Ano ho? Now, kung mapapansin nyo po, hindi po ito spiritual na tubig. Ito po'y tubig mismo. Ano ho? Katulad yung sa balon. Ano ba ang makukuha natin doon sa balon? Adi tubig. Pampawi ng uhaw. Iniinom ito. Bukod doon sa tubig na iniinom, ay may binanggit si Jesus Christ na gift of God. Nang tawag niya rito sa gift of God nito ay living water o buhay na tubig. Ano ho? So dito mismo ay makikita natin na merong sinasabi si Jesus Christ
na buhay na tubig. At itong buhay na tubig ay ito rin po yung tinutukoy sa Proverbs chapter 5 verse 15 na sabi ron, drink waters of thine own cistern and running waters of thine own well. So, magkakaugnay po yan. At yan ding tubig na yan, yan po mismo yung ransom na tinutukoy sa Book of Hope. Ano ho? Kaya sa oras nito, hinihiling ko po kayo po nakikinig na inyong lawakan at intindihin mabuti ang ating pinag-uusapan kasi wala pong nagpapaliwanag nito. Ano ho? Ngayon yun lang ito maririnig. Ito yung sinasabi sa Mark chapter 16 na new tongues. Ngayon, nagtaka yung babae na kausap ng Panginoon, yung Samaritan woman, kaya sabi niya sa Panginoon, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence then hast thou that living water? Saan manggagaling malalim ang balon, halos walang tubig, ay saan manggagaling ang living water na sinasabi mo? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Ano po yung water na tinutukoy? Yung pong tubig doon sa balon. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Now, himayin po natin ano po itong passage na ito. Now, tandaan po natin na ang mismong nagsasalita dito ay si Jesus Christ. At alam po natin, walang kasinungalingan sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon sa Kristo, siya po yung tinutukoy sa Proverbs na wisdom. Ano ho? Siya po ang nakakaalam ng lahat. At sa Book of Proverbs, malimit, mababasa natin doon, may mga tinutukoy na mga dark sayings. Ano ho? Mga dark sayings na kailangan para maunawaan ay merong mag-interpret. No? At inire-reveal niya ang kanyang secret to his prophets. Now, merong living water na tinutukoy. Sabi niya, yung iinumin mo tubig galing sa balon, mauuha ko ulit. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo o ipapaalam ko sa iyo, kailanman hindi ka na mauuhaw. At itong living water na ito, sabi, but the water that I shall give him shall be in him. Now, take note yung pong salitang shall be in him. A well of water springing up into everlasting life. Ano pong ibig sabihin? So itong living water na ito, pag ito'y naunawa nyo po, yung living water na yan ay mapapasa iyo na hanggat ikaw ay nabubuhay. Ano ho? Hanggat buhay ka, sa'yo na yan, nasa iyo na yan. Hindi na yan mawawala sa'yo hanggat buhay ka. Kaya ang sabi niya, in him a well of water springing up to up into everlasting life. Now, ito pong tinutukoy dito ay literal na living water. Kaya dalawa pong water ang tinutukoy, yung water na galing doon sa balon at yung living water na tinutukoy ng Panginoon na ang sabi niya, shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So, idinidiin ko po yung paulit-ulit ano, na ito po yung pansinin nyo, basahin nyo ang Biblia, pagbulay-bulayan nyo, ano itong living water na ito? Nang sabi,
ay nadyadyan sa iyo hanggat nabubuhay ka. Pag ikaw ay namatay, ano po ang kasunod? Everlasting life. Okay? Sa lahat ng anak ng Diyos, yung mga ligtas, yung may katiyakan ng buhay na walang hanggan, hanggat ikaw ay buhay pa sa lupa na ito, yung living water na yan nasa sa iyo. Pag ikaw ay namatay, ang kasunod nun, everlasting life na. Buhay na walang hanggan. Pero hanggat nasa laman ka pa, hanggat buhay ka pa, yung living water na yan ay nasa sa iyo. Kaya nga ang sabi, ay a well of water springing up into everlasting life. Ano po? So, at sa mga susunod na talata, ay patuloy nating titingnan at pag-aaralan ano ba itong living water na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa John chapter 7, verse 37 to 39. Ang sabi po rito, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So dito po mismo, si Jesus Christ ang nagsasalita again. Ang sabi niya, doon sa mga huling araw, that great day of the feast, ang Panginoong Jesucristo ay tumindig at siya'y nagsabi and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ano, meron na naman po siyang binanggit dito na living water. So itong living water na ito, hindi po ito yung water na galing sa balon na tinutukoy doon sa John chapter 4, doon sa Samaritan woman. So again, itong living water na ito ay totoong living water. Ano ho? Ito'y isang uri ng substance na laki kong binabanggit na nakahalo po dyan sa ating sagip, the ancient herb. O doon po sa ransom na tinutukoy. Ito po yung ransom na tinutukoy sa Job chapter 33. I have found a ransom. His flesh shall be fresher than a child. He shall return to the days of his youth. So ito po yung ransom nito. Ito po yung tinutukoy ni Jesus Christ na living water. Rivers of living water. Eh, ang magsasabi, eh pastor, basahin mo yung kasunod na talata. Hindi naman yan, ang tinutukoy naman dyan ng Panginoon ay hindi namang tubig na kung ano, no? Kundi ang tinutukoy dyan ay ang Holy Ghost. Tama po. Kasi po sa verse 39, ang sabi ron, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Aha. Ngayon, ilitaw po natin ano yung katotohanan ng nakapaloob sa mga talata na ito. Nauuna, meron binanggit na living water. Ano? At ang living water na ito, ang Holy Ghost o ang Holy Spirit ay inihalintula doon sa living water. Kaya ang sabi, but this is speaking of the Spirit. No? Yung living water pala na yon, ang tinutukoy niya dito ay inihalintula dito sa Holy Spirit. Now, ano po ba ang ibinibigay ng Holy Spirit? Buhay. Anong binibigay ng Holy Spirit? Eternal life. Ano po? At itong Spirit o Holy Spirit ay inihalintulad, ikinumpara sa living water. Now, ito po ano pababawi natin. Now, si Jesus Christ malimit, sinasabi niya siya yung bread of life. Okay? Now, ikinumpara niya ang kanyang sarili sa bread of life.
tinapay ng buhay. Now, pag sinabing bread, ito po ba ay plastic na bread? O haka-haka na bread? O totoong bread? Siyempre, ito po'y nihalintulad niya ang kanyang sarili doon sa totoong bread. Alam nga namang bread na plastic, kundi totoong bread na kinakain. Kaya nga sabi niya, I am the bread of life. Inilantulad din ang Panginoon sa rock. Kaya nga sabi, Jesus Christ is our rock of salvation. Pag sinabing rock, inihalintulad niya, o inihalintulad si Jesus Christ sa isang rock, ito po ba ay plastic na rock? O haka-haka lang na rock? Ito po ay totoong rock. Ano? Inihalintulad si Jesus Christ sa isang rock. Ito'y totoong rock. At siya ay rock of our salvation. Ngayon dito po, ang Holy Ghost ay inihalintulad sa living water. Now, yung living water po ba na sinasabi dito ay peke o hindi talaga living water? O ito ay tubig lang na nanggaling kung saan? Naho. So, ito po ay totoong living water. Buhay po, yan po ay talagang buhay na tubig na ikinumpara ang Holy Ghost. Anoho. So, dito po natin maunawa ito pong living water na itinuturo ni Jesus Christ. Kaya nga ang sabi niya, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture. No? Yun daw maniwala, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, out of his belly shall flow rivers of living water. Ano, yun po ang pagkasabi ng ating Panginoon. Kung maniniwala ka. Okay? So sa lahat ng nakikinig, later on, ito yung pong sinasabi ko, pag nagkaroon po tayo ng tinatawag na tatlong araw na workshop, ay ililitaw natin kung ano ba talaga itong living water na ito. At pag ito'y natutunan nyo, wala na po kayong sakit na katatakutan. Kahit saan ka mapunta, panatag ang iyong kalooban. Bakit? Kasi alam mo na ang sikreto ng lunas sa lahat ng sakit. Amen? Ano ho? Ngayon, kung maniniwala ka, no, ang susi dito, kung maniniwala ka, kung hindi ka maniniwala, kahit sabihin ko pa sa iyo, yung sinasabi ng Panginoon na living water, mawawalan din yan ng saysay para sa iyo. Okay? Kaya ang susi dito, para mong maintindihan, yung pong tinatawag nating paniniwala. Okay? At sana po, itong ating lesson sa gabi na ito ay maging done ito para maisip mo, ano nga kaya yung living water na ito? Ano nga kaya itong sinasabi ng Panginoon na ito, ng ating Panginoong Kristo? So kaya po yung ibang mga pastor dyan na nagda-doubt o kino-question yung aking pong mga sinasabi, unawain nyo pong mabuti ito at malinaw po mismo ang nagsasabi dito ay ang ating Panginoong Kristo. Yung nga lamang, ito po ay isa sa mga dark saying ng scripture. Isa po ito sa mga mahirap unawain. At sa oras na ito, ako po'y ginagamit ng Panginoon upang ilitaw. Ano ho? Ito pong sikreto na ito na napakaraming panahon na ito'y itinago, pero sa ating panahon ay ipinapaalam na sa atin upang magamit po ng ating mga churches, sapagkat tulad po ngayon, ito pong COVID-19, wala pong lunas yan. Ano ho? Marami pang nag-iimbento pa lang ngayon o nagre-research pa lang para gumawa ng vaccine. Ay ang balita po sa vaccine na yan pa lang mga vaccine na yan, hindi yung mga virus. So instead na ikaw ay gumaling, madadali ang buhay mo. Saan ka ngayon susuot? Saan ka pupunta? Ano ho? Ngayon, ito po ang solusyon na ang mga churches ang gagamitin, magiging channel of blessing ang mga churches sa pamumuno ng mga kapastoran upang kung lumipas man itong mga pandemic na ito sa panahon natin, kasi meron pa hong parating na mas malalang mga karamdaman.
Ngayon, ihahanda po natin ang ating mga churches para po dito, para labanan ang gawa na ito ng kadiliman.